update tayo dito sa ating typhoon business. So ito ay patuloy na lumalakas pa. So mabilis na lumalakas ang typhoon business. Kahit na mas mataas pa rin ang chance na hindi ito maglandfall dahil sa laki nito, asahan pa rin ang epekto nito sa bansa alam na sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. So ang lokasyon nito kaninang alas 4 ng madaling araw, so ito ay nasa 775 km east of Maasin City, Southern Leyte. So taglay nito ang hangin malapit sa gitna, 175 km per hour, at ang pabugso na aabot sa 215 km per hour. So ang galaw nito ay 20 km per hour, pakanlurang hilagang kanluran. So hindi man maglandfall ang bagyo, ang silangang bahagi ng bansa, katulad dito sa Eastern Visayas at sa Southern Luzon or sa Bicol Region area, ay posibleng ring mahagip ng sirkulasyon at direkta maapektuhan ng bagyo, pag-ulan at paglakas na bugso ng hangin mula bukas hanggang sa unang bahagi ng susunod na linggo. Ngayong araw, ang bagyo o true o extension nito ay inaasahang magdudulot na ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Nananatili maayos ang panahon sa nalalabing bahagi ng bansa, kung nakikita natin dito sa image satellite. Yung mga pag-ulan na posibleng mga pag-ulan po sa nararanasan ngayon sa ilang bahagi ng mga nabanggit. So mula bukas hanggang sa unang bahagi ng susunod na linggo dahil sa lapit na ng bagyo sa kalupaan, inaasahang magiging masungit na rin ang panahon sa silangang bahagi ng Visayas at sa Luzon. Posible rin maging maulap at may mga pag-ulan sa ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga nasabing araw, ito ay maaari pang magbago, kaya manatiling updated. Saan ito dadaan? Ayon sa forecast ng track ng Pag-asa at iba pang weather model or agencies, ang sentro ng bagyo ay inaasahang patuloy na lalapit sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Hindi pa rin inaalis ang posibilidad na maglandfall. Maaari may iba pa kayo nakikitang senaryo sa mga publicly available na weather models, ngunit ating tandaan na huwag natin silang ituring na final na forecast track. Lagi po nagbabago yan. Sa kasalukuyan, ito ay nasa type na kategorya na at inaasahan patuloy pang lalakas sa Luzon na isa hanggang dalawang oras. Ayon sa Pag-asa, posible itong umabot sa 195 to 205 km per hour ang lakas nito bukas. Ang pinakamapinsalang typhoon force wind ay nakakonsentrate lamang sa 50 km mula sa sentro. So gaano kalaki ang bagyo? Malaki ang bagyo, ang sirkulasyon ng bagyo ay higit sa 1,000 km ang diametro. Ayon sa Pag-asa, ang strong breeze near gale, 31 to 61 km per hour sa lakas ng hangin, at maaaring maranasan kahit nasa 550 km ang layo ng isang lugar mula sa sentro ng bagyo. Dahil dito, nagtaas na ng tropical cyclone wind signals ngayong umaga, alas 5 ng umaga ang Pag-asa. So nagtaas na ang Pag-asa ng tropical wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Bicol Region, Visayas at Mindanao ngayong umaga dahil sa banta ng typhoon Wisin. So inaasa magtataas pa ng tropical cyclone wind signal sa iba pang lugar sa mga susunod na oras. So manatili tayong updated.